Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. DZRH, 78 taon ng paglilingkod sa pagbabalita. Miyembro ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Sa headlines ng MBC Network News, driver ng Uber inakusahang nag-spray ng pampahilo sa pasahero. Tigil pasada at protesta caravan ikinasan ng piston. Klase sa Bulacan suspendido. Warehouse ng mga laruan sa SM North EDSA nasunog. President Duterte may bagong rape joke. Riding in tandem, huling tinakasan ang isang police checkpoint. Larawan ng paslit na pinalalaklak ng alak, viral. Fun run for clean energy, ikinasa. Alaming, naaayon ba ang pagbitiw sa serbisyo ni Bucor Chief Santos sa gitna ng talamak na droga sa munti? Mga bagay na hindi dapat ginagawa bago matulog, alaming. 10 milyong pisong halaga ng exhibit na sira ng dalagang nagse-selfie. Pinoy IBF Super Flyweight Champion Jerwin Angkahas planong bigyan ng break ni Bob Arum. Ex-husband ni Sunshine Dizon, itinangging siya ang unang sumuntok sa mister ng umano'y kamit niya. Alden Richards nagsalita na tungkol sa mga nalilig sa kanilang dalawa ni Maine Mendoza. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan po ninyo ako ng isang oras sa balita. Narito ang detalye ng mga balita. Nagsagawa ang DZRH News Television ng live poll sa tanong na, ano sa palagay mo ang nangyari sa problema sa droga mula nung naupo si Pangulong Duterte? Tapos na ito, na-post na ito, no? Sa loob lamang ng ilang mga oras, agad na umani ng boto ang polls kung saan marami ang nagsabi na nabawasan ang droga sa bansa sa mahigit na 4,000 votes. Habang mahigit 20 lamang ang nagsabi na nagdagdaga ng droga sa bansa. Sa isa pang live poll sa tanong na dapat na bang patawan ng buwis ang simbahan, marami ang nagsabi ng oo sa mahigit na 4,000 votes, habang mahigit 100 lamang ang nagsabi ng hindi. Meron pang isang tanong. Ito yung isang tanong na naipost. Dapat bang kasuhan si dating Pangulong Ninoy Aquino sa nangyari sa Mama Sapanot tragedy? Nasa mahigit 17,000 ang nagsabi ng oo o dapat lang na makasuhan si dating Pangulong Ninoy Aquino, habang mahigit na 600 lamang ang nagsabi ng hindi. Hindi dapat kasuhan si citizen na o citizen Pinoy. Samantala, para naman sa ating ongoing live polls, maaari pa po kayong bumoto hanggang sa ngayon. Ang tanong, sa palagay mo, tama ba ang hindi pagsuporta ni Senator Ping Lacson kay Pangulong Duterte sa pagbabalik sa serbisyo ni Superintendent Marvin Marcos sa serbisyo? Ayan po, nakikita po ninyo ngayon sa inyong mga screens kung gaano karami ang nagsasabi na dapat lang hindi sinuportahan
o hindi suportahan si Pangulong Duterte sa pagbabalik nito sa serbisyo kay Superintendent Marvin Marcos at doon sa mga nagsabi na tama lang na suportahan ng Pangulo. Patuloy pa rin ang ating botohan. Puntahan lamang ang DZRH News Television Facebook page. Ipahayag lang po ang inyong mga opinyon, makialam sa mga isyu ng lipunan at makiisa sa ating live poll. Uber driver nag-spray ng pampahilo. O ito ah, babala po sa mga sumasakay sa Uber, Grab, Taxi o kahit na ano pang mga pampublikong sasakyan dyan. Lagi po tayong maging mapagmatsyag para makaiwas sa disgrasya at sa loob ng at sa mga masamang loob. Katulad na lang ng naranasan ng babaeng ito na nabiktima umano ng isang Uber driver. Kung totoo bang nabiktima siya o isa lamang itong misunderstanding. Alamin natin sa report ni RH48, Sheila Indubas. Isang Uber driver ang nahaharap sa iskandalo nang lagyan umano ng pampahilo ang minamanehong sasakyan habang may sakay na dalaga. Sa post ng isang Bianca Vergara, nag-book siya ng 11:30 a.m. sa Uber pool papunta sa San Lazaro area mula sa Tutuban Mall. Una pa lang anya ay kinutuban na siya dahil wala siyang kasabay sa sasakyan at mas lalo siyang naalarma nang nasa Abad Santos na sila ay biglang nag-spray ang driver ng may matapang at kakaibang amoy. Matapos mag-spray, sinabi ni Vergara na inayos ng driver ang rearview mirror at ilang ulit siyang tiningnan. Dito nagdesisyon si Bianca na magpababa pero sinabihan siya ng driver na paglakpas na lang ng stoplight. Pero hindi na ito hinintay ni Bianca at dali-dali nang bumaba sa Uber. Nakarating ang reklamong ito sa Uber driver na si Albert Egot at idiniin na hindi totoong nag-spray siya ng pampahilo at ang ginamit umano niya ay hand sanitizer. Paliwanag pa ni Egot, pagkaliwa niya sa Abad Santos ay nagulat siya na gusto nang bumaba ng pasahero habang may kausap sa telepono. Ang reklamo ni Vergara laban sa driver na ito ng Uber ay pinakabago sa serye ng mga reklamo laban sa mga nagmamaneho ng sasakyan sa ilalim ng Transport Network Vehicle Service o TNVS. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalik. Mamaya ko ng konti, makakausap po natin yung mismong driver para malaman ang kanyang side. Samantala, tigil pasada, nagdulot ng class suspension. Kanselado ang klase sa Bulacan dahil sa malawakang tigil pasada at protesta caravan na kinasanang piston. Kung ano ang dahilan ng tigil pasada, alamin natin sa report ni RH09 sa Nicasulia. Suspendido ang klase sa ilang lugar na apektado ng tigil pasada at jeepney caravan ng piston at mga kaalyadong grupo ngayong Lunes. Maagang nagtipon kanina sa elliptical road ang mga jeepney operator at driver na miyembro ng piston at iba pang grupo para sa protesta caravan. Ito ang pinakahuli sa serye ng mga pagkilos ng mga kontra sa plano ng gobyerno na phase out sa mga lumang jeepney na sinasabing papalitan ng e-jeep. Samantala, dahil sa tigil pasada ay sinuspindi ang klase sa lahat ng antas ng paaralan, private at public sa Malolo City at sa San Jose del Monte City sa Bulacan. Sa Baliwag College at Senior High School lang ang walang pasok habang sa Far Eastern University sa Maynila ay walang pasok ang Senior High School. May mga protesta karaman din ng piston hindi lang sa Metro Manila ngayong Lunes kundi sa iba pang urban centers gaya ng Davao, Cebu, Cagayan Valley at Timog Katagalugan. Para sa MBC Network News RH9, Sani Casulia, naglilingkod sa pagbabalik. SM North EDSA nasunog. Hindi naman yung lahat, bahagi lang. O ito, natrap ba kayo sa traffic nang mapadaan kayo sa SM North kahapon? Ano nga bang sanhi ng sunog? At meron nga bang mga nasaktan sa insidente ito? Alamin po natin sa report ni RH44, Vian Dacles. Nagkasunog sa SM City North EDSA sa Quezon City pasado alas 9 kagabi.
Napag-alaman sa Bureau of Fire Protection of BFP na sa warehouse ng mga panindang laruan sa department store sa ika-apat na palapag ng mall, nagsimula ang apoy. Ayon sa isang security guard, imbaka ng mga karton at laruan ang pinagmula ng sunog na umabot sa ikatlong alarma. May shoppers pa umanong naiwan sa loob nito at operational pa ang ilang palapag sa SM North nang mangyari ang sunog, dahilan para mataranta ang mga tao. Nahirapang rumisponde ang otoridad dahil sa bumulagang makapal na usok sa loob ng mall nang ito'y kanilang pasukin. Dakong alas 10:37 na nang ideklarang fire out ang sunog sa loob ng SM City North EDSA at sa ngayon ay iniimbestigahan pa ang sanhi ng insidente at halaga ng pinsala. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Digong, may bagong rape joke. May bago na namang hirit si Pangulong Duterte tungkol sa mga biktima ng rape. Kung ano na naman ang pasaring ni Digong sa naagad namang binatikos ni Senator Risa Ontiveros. Alamin po natin sa report ni Arisha 48, Sheila Idubas. Binanata ni Senator Risa Ontiveros si Pangulong Duterte sa isa na namang biro kung saan ginamit nito ang pangahalay o rape joke. Ginawa ng senadora ang payag matapos magbiro ang pangulo sa isang talumpati kamakailan at binati ang isang rapist dahil sa pagpapatuloy umano nito ng krimen kahit alam naman nitong pwede niya itong ikamatay. Giit ni Ontiveros, mukhang hindi na talaga magbabago ang pangulo sa paggamit sa pinakamasaklap na maaaring mangyari sa isang babae ang maging biktima ng rape o pangahalay at iba pang uri ng abusong sexual sa pag-iisip at paggamit ng simplistikong joke. Dagdag pa ng mambabatas, hindi nagugustuhan ng mga kababaihan ang ganitong kabastusan ng Pangulo. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa isa niyang talumpati sa harap ng mga diplomat sa Davao City. Ayaw ko yung bata. Kung pakilaman mo siguro yung Miss Universe, maybe I would even congratulate you for having the balls to rape somebody when you know that you're going to die. Pero yung bata, yung mag-rape tapos you, mahirap yan. Pero may paglilinaw na ang Pangulo sa mga ganito niyang banter at mga pagbibiro na ito ay ekspresyon ng kanyang sarcasm at ang mga ganitong pagbibiro ay kabaliktaran ng gusto niyang ibig sabihin pero kailangan niyang idaan sa biro para light ang maging dating sa audience. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Digong binatikos, may bago na namang banat ang Magdalo Party List kay Pangulong Duterte. Kung anong patutsada nito, kung ano ang pinagsabihan o pinagbasihan nila ng kanilang mga patama sa Pangulo. Alamin po natin sa report ni RH09, Sunny Casulia. Inakusahan ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano si Pangulong Duterte at Mauti Group na mistulang nagtutulungan kaya lumalala ang sitwasyon sa Marawi. Ayon kay Alejano, naghahanap si Digong na matibay na rason para magdeklara ng martial law at ibinigay naman ito ng teroristang grupo na naghahanap naman ng pansin sa ISIS. Kinwestiyon ng mambabatas ang motibo ni Digong sa idiniklarang martial law dahil matagal na anyang alam ni Digong ang plano ng Mauti na atakihin ang Marawi. Ginamit nitong batayan ang pahayag ng Pangulo sa isang business forum dinner sa Malacanang noong December 12 kung saan sinabi nito na may mga teroristang balak lusubin ang Lanao Province. Paliwanag ni Alejano, hindi martial law ang solusyon sa pagwalis ng rebellion at insurgency sa Mindanao. Para sa MBC Network News, RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Telco sinigayat na mag-ambag sa National Broadband Project ng gobyerno. Magbabalita tungkol dyan si RH14, Let Narciso Abinales. Dapat tumulong ang mga telecommunications company sa pagbabayad ng 200 billion peso National Broadband Network Project ni Pangulong Duterte.
katwiran ni Deputy Minority Leader at Buhay Representative Lito Atienza, kumikita naman ng bilyones kada taon ang telcos sa paggamit ng airwaves na pagmamay-ari ng gobyerno. Hindi anya dapat solohin ng gobyerno ang gasto sa nasabing proyekto na kung tutuusin ay extension na lang ng serbisyo ng telcos. Sabi ni Atienza, pwede kang utusan ng presidente ang mga kumpanya na tumulong sa pag-subsidize ng network na magbibigay ng mabilis na internet services sa underserved areas. Ginagawa na anya ito sa ibang mga bansa kung saan inoobliga ng Estado ang telecom companies na gawin ang kanilang parte para makapagbigay ng public access sa internet. Inihalimbawa pa nito ang Canada kung saan idineklarang basic service ang high-speed internet at inutusan ang telcos na magbigay ng porsyento ng kanilang kita para pondohan ang broadband infrastructure sa rural areas para sa susunod na 5 taon. Yan ang DCRH News. Letner Ciso Abinales, RH14. Naglilingkod sa pagbabalita. No, there is 3 million, 3 million drug addicts. There are. I'd be happy to smoke. Tatlong sospek patay. Patay ang tatlong sospek makasama ang umano'y big-time pusher sa Isabela. Sa sagupaan po sa May Quezon City. Kung ano ang pinagmula ng sagupaan, alamin natin sa report ni RH44, Vian Dacles. Patay ang hinihinalang leader ng sindikato ng droga at 2 bodyguard sa operasyon ng pulisya sa Quezon City. Kinilala ang napatay na si Johnny De Leon na sinasabing high-value target na drug lord sa lalawigan ng Isabela. Ayon kay Chief Superintendent Guillermo Alizar, hepe ng Quezon City Police District, ikinasa ang operasyon batay sa kooperasyon sa kanila ng PNP Region 2. Isinailalim sa surveillance ang mga madalas puntahan ni De Leon hanggang sa matunto nito sa isang compound sa Barangay Pag-asa, Quezon City kahapon ng madaling araw. Nakipagbarilan umano ang mga suspects sa mga otoridad na aaresto sa kanila na nauwi sa sagupaan na ikinamatay ng 3. Para sa MBC Network News, Orange 44, Vian Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Update tayo sa malawakang strike ng mga jeepney driver dyan sa May Camanaba. Ang pagkakaalam ko dito, ayaw nilang tawagin itong jeepney strike. Parang caravan nito. Magbabalita si 2-3 Edwin Duque. Edwin, ano na ang balita? Dennis, talagang apektado ang mga mamayan dito sa bahagi ng Camanaba dahil nga sa sinagawa ng transport strike o tigil pasada ng mga pampasero jeep na kasalukuyang nagsagawa ng tigil pasada. At ang ilan ay nagsagawa din ng rally dito sa kabahan ng Samson Road dito sa lungsod ng Caloocan to the rescue ang mga pampasero, mga motosiklo na tela kabuting naglabasan sa mga kalye na nagresulta rin ng matinding trapiko sa pangunahing lansangan dahil sa unahan at agawan ng mga pampasero. Nagpalabas na rin ng 6x6 ng truck ang Northern Police District habang inatasan naman ni NPD Director General Robert Pajardo ang mga 4 pulis din sa Camanaba na ipagamit ang mga mobile patrol para isakay ang mga kababayan nating na-stranded dun sa biyaheng at kahit dun sa resulta ng tigil pasada ng mga pampasero jeep. Ginagamit na rin ni Mayor Janre Chanco ang ilang private vehicles at ilang mga sasakyan sa nabutas dahil nahirapang bumiyahe ang mga kababayan natin patungo na Maynila at bahagi ng monumento sa Caloocan. Lalo pat karamihan naglalakad kanina ay mga buntis. Ginagamit na rin ng Malabon na government ang kanilang mga truck mula sa MNDRMO sa para isakay ang mga kababayan natin galing sa Malabon papuntang bahagi ng monumento sa Caloocan. Sa Valenzuela ay pinakilos din ng alkalde ng Mayor Rex Gatalian ang mga sasakyan ng City Hall, mga bus, maging ng Caloocan government, ang Department of Safety and Traffic Management upang isakay ang mga napakarami nating mga kababayan na kaninang umaga pa ay naglalakad na para makapasok sa kanilang mga paaralan at sa kanilang mga opisina. Sa ngayon ay naging matiwasay naman, wala tayong natuklasan o nasaksihang mga nanggugulo dahil yung dami ng ating kapulisan halos ipinakalat na rito sa bahagi ng monumento sa Labing Station maging sa Sangandaan at sa bahagi naman ng Nabutas at ang kabahan ng MacArthur Highway sa Valenzuela City. So, yan ang Edwin,
Oo, Edwin, pero ayaw ni George San Mateo na tawagin na strike yan. Caravan ang gusto niya, di ba? Caravan, pero may mga nakita tayong nag-iipon-ipon sa isang lugar at pinagsisigawan na nila na sila tumututol doon sa plano ng ating pamahalaan. At naging dahilan din yan kung bakit yung iba ay nahiya na rin bumiyay kanina habang sila nagsasagawa ng kung sasabihin natin isang rally dito sa Samson Road. At ibinawagayway yung napakalaking tarpuli na nakasulat doon, yung kanilang pagtutol at pagkikayat naman sa ating mga kababayan, mga super na sumali, at yung iba naman ay kinakausap nila. Kaya yung iba napilitan na rin tumigil na tigil pasada. At dito na naapektuhan yung kababayan natin at napakaraming naglakad kanina. Buti na lang nga, Dennis, ay to the rescue ang ating mga kapulisan, ang local government, at marami rin tayo nakita maging mga punerarya. Yung kanilang service ay ipinagamit doon sa... Punerarya? Ah, yung mga service nila, no, siguro nakapila niya sa kaban ng Sipo Road sa bahagi ng nabutas kanina. Kaya natutuwa rin yung iba dahil pagdating sa ganoon, mga problema, lalo na yung mga natipirwisyonad, hindi na nakakasakay ng mga sasakyan, abay makikita natin yung magandang bayanihan naging na mga private citizens. Okay, Edwin, grupo na kasali dito, kasama ba dyan ng stop and go ng piston? Hindi kasama yung stop and go. Okay. Ang nakaramihan nakita natin pesa rito ay ang grupo ni George San Mateo. George San Mateo, karamihan dito na sumali. Kasi may mga balita, Edwin, na yung ibang miyembro ng piston ay parang tinanggap nila sa sarili nila na wala na magagawa dahil majijipney face out talaga. Ang ginagawa daw ng ibang miyembro ng piston ay sinusuportahan na lang ang gobyerno. Naitanong ba ito sa kanya? Hindi natin siya personal na kausap. Pero tama ka, no? Dahil may ilang grupo ng piston kanina na namamasada na ginan natin. Kasama sila doon sa dumadaan sa bagay ng monumento sa kandaan. Ang katwira naman nilang driver, kailangan nilang kumita, no? Hindi nila tinitingnan kung anong grupo silang mahalaga. Tama. Yung masolusyonan yung gutom, no? At kapag wala silang tumigil sa wala silang makain, mukhang sabi nga, tama kayo sinabi mo, may mga ilang grupo ng piston na namamasada pa rin na parang pinapagkita nila yung suporta nila sa pamahalaan. Okay. Nagsabi ba sila? Kasi karamihan sa mga eskwelahan, nag-announce na walang pasok. Kanina nakita ko yung Lasal nag-suspend na ng klase. May nabanggit ba sila kung kailan nila gagawin yung caravan na yan ulit para makapag-schedule din yung mga kababayan natin? May yung nung nakaraan nung personal natin na interview si Ginoong George San Mateo. Sabi nga niya ikakasangay itong nationwide caravan. Pero sa nakikita ko ngayon, mukhang hindi ganoon kasuporta iba. Yung iba naman ay tumigil pa sana pero hindi sila pumunta sa Maynila. At yung mga sasakyan ay nakaparada lang sa mga bakanteng lote rito sa bahagi ng Cabanaba. So hindi ganoon karami yung tumulang papunta ng Mindola. Wala bang nasabi kung kailan mauulit yung caravan na yan na Edwin? Wala pang binabanggit dito sa bahagi ng Cabanaba kung kailan uli. Ang sa kanila lang kung kailan may kautosan ng pinakataas, tutugon daw sila doon sa panawagan. Okay. Sige, maraming salamat. Hanggang ano oras daw yan na Edwin? Natapos na ba? Wala na yung nag-iipon kanina rito sa Samson Road. Yung iba ay pumunta na ng Mindola para makisa at sumuporta sa malawakang rally dyan sa bahagi ng Mindola sa Maynila. Okay, maraming salamat, Edwin. Okay, back to you, Dennis. Nagbabalita ng live mula dyan sa Cabanaba area, si RH23, si Edwin Duque. Showbiz muna tayo, ex-husband ni Sunshine Dizon, itinangging siya ang unang sumuntok sa mister ng umano'y kabit niya. Magbabalita si RH43, si Rocky. Ma-
maring itinanggi ng dating Mr. ni Sunshine Dizon na si Timothy Tan na siya ang unang sumunto kay Robert Sison, Mr. na sinasabing kabit niya na si Clarisma Sison. Ayon kay Timothy, gumanti lamang siya upang protektahan ang kanyang sarili matapos na una siyang atakihin ng suntok ni Robert sa loob ng CR sa isang restaurant sa may Tomas Morato, Quezon City. Sinaypan ni Timothy na kilala niya rin si Robert kung saan kinumpirma din ang dating asawa ni Sunshine na hiwalay na rin ito kay Clarisma. Idinagdag pa ni Timothy na hayaan na lamang na ang publiko ang mag-isip kung sino sa kanila ang mas may motibo na manakit. Samantala, kapwa nagsampa ng kasong physical injury sa isa't isa sina Timothy at Robert. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Sa pagbabalik ng MBC Network News, riding in tandem, huling tinakasan ang isang police checkpoint. Larawan ng paslit na pinalalaklak ng alak, viral. Fun run for clean energy, ikinasa. Alabing, naaayon ba ang pagbitiw sa serbisyo ni Bucor Chief Santos sa gitna ng talamak na droga sa munti? Mga bagay na hindi dapat ginagawa bago matulog, alamin. 10 milyong pisong halaga ng exhibit na sira ng dalagang nagse-selfie. Pinoy IBF Super Flyweight Champion Jerwin Angkahas planong bigyan ng break ni Bob Arum. Alden Richards nagsalita na tungkol sa mga nalilig sa kanilang dalawa ni Maine Mendoza. Mga detalye sa pagbabalik ng MBC Network News. Calling all fundraising organizations. Get the chance to raise more than 1.2 million pesos for your charity project. Be a partner of PCSO in its Mini Sweepstakes Special Draw. The PCSO is opening its doors to all non-profit organizations, local government units, cooperatives, social civic groups, and associations to its newest project, PCSO Partner Tayo. Interested parties may visit the PCSO Product and Standard Development Department, 3rd Floor, Conservatory Building, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. You may also visit any of our branches in your vicinity or province or email us at pcso_marketing@yahoo.com. Partner tayo sa pagtulong sa Pilipino. Nakakatulong ka na, umaasin sa kapa! Sa PCSO, bawat taya para sa kawang gawa. Bonding, bonding with the family, pag may time. Try, try ng bagong recipe, pag may time. Business, business, pag may time. Dahil ang may pride, may time. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Tama sa mancha. Kasi may stain away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama sa motor, dahil walang chok na pwedeng magbara. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Update pag may time. All you need is Pride. ACS. Gaanda. 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 Ang paglalaba, nakukuha yan sa Gaanda. Pinagagaan at pinagaganda ng Pride. May dagdag alaga ng fabric conditioner. Nililinis, pinababango, pinalalambot. Inaalagaan ang kulay ng damit para gaanda ang pamilya. Ang ganda ko! Pride with fabric conditioner. Get ready for an intense, extreme, exciting experience. Here's PCSO's newest, biggest game ever. The Ultra Lotto 658 for only 20 pesos per combination. 50 million pesos is at stake. Pick six numbers from 1 to 58. Hit the jackpot and be an ultra millionaire of 50 million pesos. Exciting consolation prizes await you ranging from 20 pesos up to 280,000 pesos. More numbers, bigger prizes. See posters and print ads for details. Sa PCSO, bawat taya para sa kawang gawa. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may shea butter moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. ACS. Calling all fundraising organizations. Get the chance to raise more than 1.2 million pesos for your charity project. Be a partner of PCSO in its Mini Sweepstakes Special Draw. The PCSO is opening its doors to all non-profit organizations, local government units, cooperatives, social civic groups, and associations to its newest project, PCSO Partner Tayo.
Interested parties may visit the BPSO Product and Standard Development Department, 3rd Floor, Conservatory Building, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. You may also visit any of our branches in your vicinity or province, or email us at bcso_marketing@yahoo.com. Partner tayo sa pagtulong sa Pilipino. Nakakatulong ka na, umaasenso ka pa! Sa PCSO, bawat taya para sa kawang gawa. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit niyo? Eddie, yung lagi ko rin gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nagbibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums, at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo po unique. It's your toothpaste at your price. PCS. Get ready for an intense, extreme, exciting experience. Here's PCSO's newest, biggest game ever. The Ultra Lotto 658 for only 20 pesos per combination. 50 million pesos is at stake. Pick 6 numbers from 1 to 58. Hit the jackpot and be an ultra millionaire of 50 million pesos. Exciting consolation prizes await you ranging from 20 pesos up to 280,000 pesos. More numbers, bigger prizes. See posters and print ads for details. Sa PCSO, bawat taya para sa kawang gawa. Balita sa MBC Network News. Stop in the name of law. Nag-alahari ng daan ang isang riding in tandem matapos isnabi ng isang police checkpoint sa bahagi ng Harrison Plaza dito lamang sa Pasay. Ano ang naging reaksyon ng mga naka-istasyong pulis noong panahon pong iyon? Napapanagot ba o mapapanagot ba ang dalawang sakay ng motorsiklo? Alamin po natin sa report ni RH44, Viendacles. Isa-isang hinabol ng mga pulis ang riding in tandem matapos na hindi huminto ang mga ito sa isang checkpoint sa bahagi ng Harrison Plaza sa Pasay City. Sa kuhang video ng naturang pangyayari, makikita ang dalawang riding in tandem na kapwa naka-helmet na walang pakialam na nilagpasan lamang ang isang checkpoint at nag-overtake sa isang jeep. Matapos timbrehan ng mga kabarong pulis, hindi pa man nakakalampas ang riding in tandem, agad na inabangan ng isang pulis ang mga rider habang nakaamba ang isang rifle na bahagyang inihampas ang kas ng motorsiklo upang pahintuin sana ang mga ito. Ngunit makikitang walang naging epekto ang ginawa ng naturang pulis sa riding in tandem na tumuloy lamang sa kanilang pag-arangkada. Dahil dito, agad na hinabol ng mga pulis ang dalawa. Hindi naman nakuna ng video ang mga sumunod na eksena kung saan hindi makikita kung naabutan ba ng mga pulis ang dalawa. Para sa MBC Network News, Orange 44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, huwag gayahin ang lalaking ito, kaawa-awang bata, dahil tila ba't pinaglaruan ito ng isang lalaki, yung bata. Matapos na painumin at lunurin sa alak ang musmus at inosenteng paslit. Dahil dito, marami mga netizen na ang nagpahayag ng kanilang galit. Ano ba ang nakunang sitwasyon ng bata? Narito po, alamin natin sa report ni RH44, Viendacles.
inubos ang lalaking kasaba ng isang paslit matapos na painumin ito ng alak na halos malunod na rin sa nakakalasing na inumin. Nagpahayag ng galit ang mga netizen dahil sa ginawa ng lalaki na hindi malinaw kung ama ba ng batang nilalango sa alak. Makikita pa sa nasabing larawan na tila ba nasisiyahan pa ang lalaki sa kanyang ginagawa kahit pa tila nalulunod na sa alak ang nasa 2-3 taong gulang na paslit. Dahil dito, marami ang naawa sa bata kung saan tinawag pang hayop ng mga netizen ang naturang lalaki. Para sa MBC Network News, Orange 44, Vian Dacles, naglilingkod sa pagbabalik. Ito po, ito yung kaugnay naman na balita kani-kanina tungkol po sa isang Uber driver na nagtangka umanong hiluhin ang kanyang pasahero. Para malaman po natin o malaman po natin ang paliwanag ng driver ng Uber na ito, makakasama natin si Albert Egot para bigyan ng o ibigay sa atin yung kanyang panig sa umanong bintang nitong rider na ito na siya umano ay hinilo at nung nahilo daw bumaba kaya siya nahilo dahil merong inispray. Okay, alamin natin kung ano ang panig ng ni Albert dito. Albert ang pangalan niya, no? Albert, okay, nasa makakausap na po natin siya. Albert? Ayan, sige. Albert, magandang araw sa iyo. Hi sir, good afternoon. Okay. Kanina, na-play namin yung balita kanina at pinanood kong maigi. Kumbaga, ang pangyayari dito ay natakot yung iyong pasahero dahil sa may inispray ka. Tapos nakita namin, pinakita yung, pwede man natin pakita yung kanyang inispray umano. Tapos naging cause daw yon ng pagkahilo nung pasahero mo at bigla daw siyang natakot, nahilo daw siya dahil sa sobrang takot niya, bumaba siya. Unang tanong siguro, ano ba talaga yung inispray mo, Albert? Well, bago ko sabihin yung side ko, sir, I just want to say thank you no sa pag-invite sa akin. Kasi may side naman. Oo. But again, doon sa... Medyo viral ka, ano ha, Albert ha? Oo nga, pansin ko nga doon, sir. Yun nga doon sa issue na yun, which is yung pag-spray. Oo. Unfortunately, parang I suppose na ganun nga yung nararamdaman niya. Siguro, for me naman yung in-spray ko kasi, sir, hand sanitizer lang yun. Hand sanitizer. May amoy ba yung hand sanitizer, Albert? Actually, nasa car ko eh. Nakalimutan ko lang bitbitin dito eh. Ano siya, simpleng hand sanitizer na, which is routine ko na yun, daily routine ko na yun, na with or without a passenger, rider, talagang naglalagay ako para sa daily hygiene ko rin siguro. So parang naging kaugalian mo na, naging practice mo na, na ikaw ay nag-i-spray nitong itong hand sanitizer na to. Yeah. Oo. Kasi ang bintang ni, ano pa pangalan ng babae? Miss Bianca Vergara. Ano ulit? Bianca Vergara. Bianca? Ah. Okay, ang sabi ni Bianca, siya daw ay nahilo nung nag-spray ka. Ano ba amoy nung hand sanitizer mo na yon na Albert? Well, kung simpleng hand sanitizer lang naman yun eh. Oo. So kasi ako meron din akong hand sanitizer sa kotse. Yung amoy niya, siyempre, yung hand sanitizer natin, Albert, meron niyang alcohol. Diba? Yung alcohol medyo masakit nga naman sa ano yun. Pag na-spray yun, diretso. Pero hindi yun, pag ikaw ay driver at nasa likod yung pasahero mo, ano ba to? Tumapat ba yung spray doon sa ano mo, aircon mo at umaabot sa kanya yung amoy? Well, ganito kasi yun, sir eh. Nung sinundo ko siya sa tutuban, so sumakay siya sa akin. Habang naka-stack kami sa traffic sa may along, ano, bago ako tatawid ng Abad Santos, nag-spray ako ng hand sanitizer, which is yung dalawang ampul lang naman eh. Dalawang spray naman eh. Tapos nanap ko siya sa kamay ko, in-apply ko siya sa face ko. Kasi ganun yung routine ko eh. In-apply ko siya sa face, then hawak sa manibela. Din nung pagkatawid ko sa stoplight, which is nasa along Abad Santos na kami, may kausap siya sa phone eh. Nag-request siya na, kuya, pwede bang pahinto saglit, may kakausapin lang ako. Okay. So nung pagkasabi niya lang ganun, ang sagot ko naman, ma'am, pagkatawid na lang ng stoplight, which is sa Mahaligi Street yon sa may Maynila, kasi nakagot tayo.
So ang ginawa ko, kasi nakakutob rin ako, parang ang word kasi na may kakausapin na siya in personal, na lalabas pa ng kotse. So hininto ko siya sa maraming tao. Yeah. Which is doon sa mga tricycle na may pamapasada kasi doon. So parang terminal, ganun. Oo, after a minute of two, bumalik siya. Okay. So ang sabi niya sa akin, "Kuya, how much yung fare?" So ganun yung tanong sa akin. Ako nagulat ako. Okay, so in-trip ko na. Nung pagka-in-trip ko, din sinakluan ko, nag-buy siya ng fare, sinakluan ko siya. Then only to find out na kinutuban na rin ako, well, baka later, sooner or later, sasikat ako sa Facebook. So ang ginawa ko, tinabi ko yung kotse ko. Nag-antay ako ng next rider. Siguro mga more or less 5 to 10 minutes ako nag-antay doon. So yun yung post na natagal ko daw umalis doon, na talagang akala niya bumaba lang siya. Yung word naman, kung pagkasabi niya na gano'n na bababa lang siya, which is nagbayad na siya ng fare, sinuklayan ko na siya, antayin ko ba siya? Hindi na, syempre. So yung ginawa ko, tumabi ako, then yun. Sa whole day na yun, na nagta-drive ako, sikat na pala ako sa Facebook. Hindi ko na malayan. Pero kasi, balikan ko lang yung sinabi mo, Alberta. Sabi mo, alanganin yung kanyang para at naramdaman mo na na medyo kakaiba na yung kanyang ikinikilos. Kinikilos, Hindi ba pumasok sa isip mo na siya'y natatakot sa'yo? Hindi mo ba siya tinanong? May problema ho ba? Ma'am, wala ka bang tanong na ganun? Walang time na pumasok sa isip ko na magtanong, sir. Kasi ang travel time namin, 8 minutes lang eh. Oo, kasi ang sabi mo sa akin kanina, ang kwento mo, alanganin talaga yung pagpara niya at alanganin din yung kanyang binabaan. Dahil para siyang nagmamadali. Dahil ang sabi mo nga, pagtawid na ganun, pumara na siya. Oo. Naka-go pa. Oo. So ibig sabihin, dun pa lang dapat maramdaman mo na natatakot na siya. So I suppose na ganun din yung nararamdaman ko siguro. Oo. No, sa nararamdaman niya. Oo. Pero still, hindi kasi ako nag-iisip ng ganun kasi since na-regulated kami ng Uber itself, tsaka LTFRB, hindi ko na naisip yun, sir, actually. Tsaka yung to the point na inaccuse niya sa akin na nahihilo siya, dapat ako muna eh. Kasi in-apply ko pa nga mismo sa ilong ko eh, sa face ko eh, bago siya makaramdam ng ganun. So hindi ko alam na kung ano yung purpose niya doon sa pag-post niya or hindi ko alam, wala akong ideya sa ganun. Kasi yung pag-apply mo sa face mo at saka sa hands mo, siguro hindi niya nakita yon na Albert, yun lang ang problema doon, hindi niya nakita. So ang akala niya, in-spray mo lang talaga. Okay, ganito no, puntahan na natin yung ikaw eh sumikat na sa Facebook, ikaw eh pinag-usapan ng lahat, ikaw ay nabash na. Sino nagsabi sa'yo na sikat ka na sa Facebook, Albert? Yun nga, sir eh. Nung pagka-uwi ko sa bahay, around 10 PM, tinawagan ako nung co-driver ko, kaibigan ko actually yun. Kasi may grupo akong kinreate doon, so kasama ko siya. Mm-hmm. Sabi sa akin, Pops kasi tawagan namin. May nag-post sa'yo sa social media nga, through Facebook. So, okay. Ano yun? Ganito ngayon nangyari. So yun na nga. Ang ginawa ko, sige Pops, alamin ko muna, sent mo sa akin yung link, titingnan ko. Then pagdating ko sa bahay, nung tinignan ko yung link, burado na yung post niya. Okay. So nung burado na, sabi ko, sige, kinausap ko yung admin, wait mo yung reply ko kasi magpo-post ako dun sa side ko. So okay. Nag-post ako. Sandali, Albert, pag nagbubook sa inyo ang isang rider, hindi ba nakukuha niyo pati number? Hindi, sir eh. Makukuha lang siya during the trip or before, pero pag before, nag-end na yung trip, kasi pag na-end trip na yun, sir, wala nang record. Ang record na lang doon kung saan ko siya pinick up at saan ko siya binaba. At ito pa pala, sir, may singit ko. Yung binook niya pala, Overpool. Okay, yung may kasama. Okay. So ang word kasi na nga naisipin ko pa na gano'n. Ang pick-up ko, Tutuban, tapos ang destination niya ay San Lazaro. Napakalapit lang eh. Then Overpool pa. So talagang hindi ko inaisip na gano'n yung mangyayari. Okay, so wala kang any contact sa kanya. Kung nakita mo na yung post niya or somebody told you na may post na at sumikat ka na sa Facebook, hindi mo ba siya kinontak sa magitan ng Facebook, Albert? Well, hindi na eh. Kasi ang nangyari kasi, sir, nag-post ako, so binasa ko yung mga comments. Ito pang maganda ro. Nung nag-post ako, may isa na nag-post kasi doon na nag-post din sa post ko, na nag-comment sa post ko. Okay. Ano yun? Ang sabi kasi doon sa picture, pag kumuha ka ng NBI, may ganitong lalabas hit. Nag-comment siya doon. Okay. So ang sabi niya, baka hindi niyo kilala yung binabangga niyo. Something na ganun ba? Na nagmamayabang. So wala na rin akong time na kontakin. Well, sino nagsabing hindi niyo kilala kung sino binabangga? Siya mismo. Si Bianca Vergara mismo. Siya mismo, yung pasahero. Well, anyway, may evidence naman ako doon kasi may screenshot naman ako. So ako naman, sir, since na alam ko naman sa sarili ko na wala naman akong ginagawang masama at saka legal at saka marangal naman yung ginagawa kong trabaho, siguro kung mag-initiate man ako sa kanya, siguro dapat nag-initiate muna siya sa akin. Okay. Kasi unang-una, na-prejudge na ako sa Facebook eh. Well, alam mo naman ang Facebook. Okay.
Paano ito? Kasi ang pagkakaalam ko, magsasampa, magrereklamo ba ito sa Uber? Ikaw ba nasa Uber pa rin? Hindi kasi nususpend. Ito kasi yun, sir. Ang masamang effect kasi dito sa akin, mula nung nag-viral yung post. Oo. Mula yung nag-viral yung post, natruman ako. Para bang magdadrive na lang ako, yung susunod yung isasakay, para bang hindi, kilala na ako nito. Oo. Kasi nga, nasa Facebook na. So, ang ginawa ko, sir, after nung nangyari, kinabukasan, nag-file na ako ng complaint through NBI. Okay, ikaw ang nag-file ng complaint doon sa pagkaka-post doon sa FB. Kasi damay na family ko, sir. Tama. Kagaya na nakikita natin sa screen, damay na family ko noon. Mm-hmm. So, ang ginawa ko, yan, yung mga comment ng mga boyfriend niya, actually yun. Nag-file na ako ng complaint sa NBI. So, by Thursday, meron kaming pinatawag ako na attorney ko sa NBI itself. Titingnan namin kung anong magiging takbo ng kaso. So, wala pa bang otoridad na to kumukontak sa'yo, Albert? So far, sir, ako pa lang kasi lumapit sa NBI. So, basically, wala pa. Okay. Ang Uber, hindi ka ba kinontak? Wala pa naman, sir. Kasi, nito lang kasi yung kasimple, sir. Kung legit or talagang pinanindigan niya yung totoo yung post niya, dapat sa Uber siya muna magpunta eh. Oo. Kaso hindi, dumirit siya sa... Nag-direct siya kaagad sa social media. So, ibig sabihin na ikaw ay handa na makipag-usap sa kanya at patunayan kung anong dapat patunayan? Sure, anytime, anywhere. Okay. Tao lang din naman tayo, nagkakamali. Eh, ikaw ba yung lumalabas pa, Albert? Sa ngayon, bihira, sir. Kasi, you know... Pagkatapos ito nangyari ito, no? Hindi ka na lumalabas. Siguro, sir, dito, since na nakuha naman yung side ko, tingnan natin. Iba kasi ang effect ng trauma, sir. So... That's hanggang true. Ngayon, na-feel ko pa rin eh. Especially sa mga anak ko eh. Saka may mga bashing ka. Ibang klase yung mga bashing ko. Ewan ko. Siguro, pinaka-advise ko siya, huwag mo nang basahin kung magtutuloy-tuloy ka sa kaso. Okay. Pagkatapos nito, makikipagkita ka, makikipag-meeting ka, hindi mo ba tatawagan muna yung Uber din? Ikaw eh, tumakbo muna sa Uber? Paano ganun? Ang sistema kasi, sir, pagka tumakbo ako sa Uber, para bang... Hindi ba kayo pwedeng humingi ng tulong sa Uber, Albert? Basically kasi, sir, si Uber, sa ganyan, na-try ko na, wala siyang time sa ganyan eh. Wala siyang pakialam? Walang time. Oo. Kahit na ganito yung pangyayari, na may apektado yung kanyang platform? May mga kasamahan na kami na ganyan din yung nangyari, pero wala namang nangyari din sa kaso. So, sabi ko, mag-diretso na lang ako sa proper authorities para mag-file ng complaint. Okay. Siguro, mensahe mo sa... Doon sa nag-aakusa sa'yo. Go ahead. Okay. So, to Miss Bianca Vergara, anyway, nasira mo na yung pagkatao ko through social media. Ako naman ay tao lang din. Willing naman akong makipag-ayos eh. Basta makipag-usap lang ng maayos. Okay, sabihin na natin na yung ginawa kong pag-spray ay may mali doon. Pero hindi kasi enough na reason yon para i-post mo ko kaagad sa social media. Knowing na may responsibilidad din tayo sa ginagawa natin sa social media, no? Doon pa lang nahusgahan na ako eh. To the point na yung mga kaibigan ko na matagal ko nang hindi nako-contact, bigla na lang mag-message sa akin eh. Na, "Uy, bro, anong nangyari sa'yo?" Tapos ang ganda pa ng ginawa mo kasi birthday ko noon, July 12. So, noon lumabas ka? Oo, ganda ng talagang birthday gift mo sa akin. So, ito, nagpa-file ako ng complaint. I hope na sumipot ka para magkaalaman talaga kung ano yung totoo. Then, willing naman ako eh, kung ano mang gusto mong pakikipag-usap, darating ako at darating ako. Basta mag-sit lang tayo ng date na makapag-usap at maayos natin ito ng tama. Willing naman ako makipag-ayos eh. Okay, maraming salamat, Albert Tegot. Isang Uber driver po na nirereklamo ng isang pasaherong, si Bianca ba yun? Si Bianca? Okay, Bianca, kung ikaw ay nanonood o nakikinig ngayon, nakabukas ang aming programa para sa iyong panig. Maraming salamat. Thank you, sir. Pwede bang pahabol last? Ano? Sige, mayroon kong usapin. Bigay advice lang din siguro sa mga driver. Tumatangkilik no, sa mga ride sharing kagaya ng Uber tsaka Grab. Maging responsable naman tayo bilang isang rider. Kasi kami kasi, hanggat maaari, hinahatid namin kayo ng maayos at ligtas sa iyong patutunguhan. Mm-hmm. Hindi naman kami yung typical na taxi driver. Hindi naman sa amin na maliit yung taxi driver. Pero iba kasi ang... way of communication pagdating sa Uber tsaka Grab eh. So most of us professional. So yung the way na i-post kami, husgahan kami sa social media, napakalaking impact kasi sa buhay namin yun. Which is naapektuhan pati pamilya. So maging responsibilidad tayo, kagaya nga ng sinasabi na click before you post or something na ganyan, think before you click, maging responsibilidad kasi magiging aral sana ito sa lahat ng Uber tsaka driver tsaka rider at the same time. So, okay. Yun lang. Thank you so much. Maraming salamat, Albert.
Samantala, fun run para sa kalikasan. Umarangkada. Naging matagumpay ang kinasang fun run ng PTT Philippines. Kung ano ang layunin ng fun run na ito at kung bakit ito isinagawa ng PTT, alamin po natin sa report ni RH09, Sunny Casulia. Naging matagumpay ang ginanap na PTT Run for Clean Energy 2017 kahapon kung saan nasa mahigit 3,000 participants ang nakisa sa kauna-unahang fun run ng PTT Philippines. Ayon sa President at CEO ng PTT Philippines na si Sukanya Seryothin na nakitakbo rin sa event, layunin ng fun run na himukin ang publiko na pangalagaan ang kalikasan gaya na lang ng kanilang produkto na may mababang lithium emission. PTT Run for Clean Energy Fuel. So this is our legacy for the first fun run. So because we already launched PT Blue Innovation, the new team also. Our Blue Innovation is smoke, reduce emission. And can clean energy and environment. So that's why we use the team Blue Innovation together with PT Clean for Energy. Pinaliwanag naman ni Jay Julian, Public Relations at Media Relations Executive ng PTT, bukod sa pag-promote sa malinis na enerhiya, nais din nilang i-promote ang corporate trust. So ang in-invite dito ay mga lahat ng mga partners din ng PTT at even the students, and we practically open this to the public. Ang fun run kasi parang ito yung trend ngayon. Maraming tumatakbo for healthy lifestyle. In the same way, ganun eh. Nagpo-promote kami ng clean energy at the same time yung healthy lifestyle. At yan ang ating Good news para sa MBC Network News. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalik. Matapos lumabas na balitang talamak na naman ang ilegal na droga sa munti, agad na nagpasa ng resignation si Bucor Chief Santos. Pero naaayon nga ba ang pagbibitiw ng Bucor Chief sa harap ng sunod-sunod na kontrobersiya sa munti? Alamin natin sa report ni RH49 Rita Salonga. Tuluyan nang nag-resign si Bureau of Correction Chief Benjamin De Los Santos matapos kumpirmahin ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na talamak na ulit ang bentahan ng ilegal na droga sa loob ng New Bilibid Prison. Ayon kay Aguirre, natanggap na nito ang irrevocable resignation effective immediately ni De Los Santos. Para kay De Los Santos, tila parang wala itong nagawa dahil hindi nito napigilan na manumbalik ang ilegal na droga sa loob ng oblo. Maliban sa talamak na bentahan ng ilegal na droga, lumabas na rin ang resulta ng random drug testing na isinagawa sa loob ng Bilibid kung saan 150 na preso at 2 empleyado ng Bureau of Corrections ang nagpositibo dito. Si De Los Santos ay na-appoint noong Nobyembre, kapalit ni retired Police Chief Superintendent Rolando Asuncion na tumayong OIC noong panahon ng Aquino Administration. Kahit ang Pangulong Rodrigo Duterte ay aminado na lantaran na naman ang pagbebenta ng ilegal na droga, tamay na rin dito ang Davao Penal Colony. Sinisi ng Pangulo ang pagpuslit ng cellphone sa loob ng oblo dahil ito daw ang nagbibigay ng pagkakataon para sa mga Chinese drug lord na ipagpatuloy ang kanilang negosyo. Nag-react na rin kamakailan si Philippine National Police Chief Director General Ronald De La Rosa na kung maaari ay tanggalin na rin sa pangangalaga ng Special Action Force ang maximum security compound dahil di umano nasisira ang magandang imahe ng mga ito dahil sa pagkakadawit ng iba sa mga tauhan nito sa ilegal na droga. Para sa Alamba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Eto na. Eto ha. Mga hindi dapat gawin at suotin. Kasama yung susuotin ha. Kapag natutulog, i-share niyo po ito sa inyong mga kaibigan at pati na rin sa inyong mga mahal sa buhay para malaman nila kung ano nga ba ang mga dapat iwasan bago matulog. Narito ang ating PS. I tag you. Music.
Madalas ba kayong nagse-cellphone bago matulog? Nakakatulugan nyo bang suot ang inyong mga relo? Nako, hindi ho maganda yan. Ayon sa mga eksperto, may 10 bagay tayong madalas gawin bago matulog na masama sa kalusugan. Una, ang hindi pagtanggal sa suot na relo. Paliwanag ng mga scientists, nag-iimit ang relo ng mababang level ng radioactivity kaya dapat tanggalin ito bago matulog. Pangalawa, pagtulog na may suot na bra. Ayon sa mga scientist, malaki ang tsansa na magkaroon ng breast cancer kapag nakasuot ng bra nang hindi lalagpas sa 12 oras. Ilan pa sa mga hindi dapat ginagawa bago matulog ay ang pagse-cellphone dahil sa magnetic waves nito. Ang pagtulog na may makeup, pagtulog ng nakasuot ng nakapanty, at pagtulog kasama ang asawa ng ibang tao. Isang dalaga ang nagulat at hindi malaman ang gagawin matapos aksidenteng masandalan ang mamahaling exhibit sa Los Angeles, California. Nagkakahalaga ng $200,000 o 10 million pesos ang exhibit sa The 14th Factory na mistulang naging domino matapos isa-isang bumagsak. Bahagyang lumuhod ang dalaga para makuna ng magandang selfie ang mga sculpted crown at iba pang headpiece, pero nawala nito ng balanse at nasandalan ang rectangular pedestals. Ayon sa tagapagsalita ng The 14th Factory, 3 sculptures ang labis na nasira, habang ang iba naman ay partially damaged lang. Aabot sa 20-30 oras ang ginugugol ng mga artist para magawa ang mga nasabing sculpture, bagamat hindi naman kinasuhan o pinagbayad ng management ang babae na napag-alamang isang estudyante. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalik. Interesado ang Top Rank Promotions na bigyan ng break sa Amerika ang Pinoy IBF Super Flyweight Champion na si Jerwin Angkahas. Sa katunayan, ipinahayag ni Top Rank Big Boss Bob Arum ang plano na ihanap ng laban sa US si Angkahas ngayong taon. Nakumbinsi si Arum na gawin ang desisyon dahil sa impresibong pagdepensa ng naturang Pinoy boxer sa kanyang corona sa Australia. Tinalo ni Angkahas noong July 2 si Teiro Kinoshita ng Japan sa pamamagitan ng technical knockout sa 7th round ng bakbakan. Ito ang 27th na panalo ng Pinoy reigning IBF Super Flyweight Champion sa nakalipas na 29 na laban. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Hindi pinalampas ni Alden Richards ang mga balibalitang may kanya-kanya silang relasyon ni Maine Mendoza at hindi talaga silang dalawa. Ayon sa aktor, bagamat may ups and downs sa loob ng 2 taon na nabuo ang Aldab, ngunit sa lalim umano ng pinagsamahan nilang dalawa ng dalaga ay ayaw na niyang pansinin pa ang mga intrigang ibinabato sa kanila. Idinagdag pa ni Alden na malaki ang tiwala niya kay Maine kaya't hindi siya naniniwala sa mga balibalitang may relasyon ito sa ibang aktor kung saan ang aktor na si Seth Cadayona ang sinasabing tunay na boyfriend nito. Natanong din si Alden tungkol sa nalilink naman sa kanya na kasamahan niya sa Itbulaga na si Patricia Tumulak kung saan sinabi na aktor ang mga katagang faithful po ako kay Maine. Samantala, binitin din ni Alden ang Aldab fans nang sabihin nitong may something special at meaningful na mangyayari sa first quarter next year sa kanilang dalawa ni Maine, ngunit ayaw niya raw muna itong sabihin ngayon at isa umano itong surprise sa mga taong nag-aabang lagi sa kanila. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Para sa lagay ng ating panahon, araw-araw na nating nararanasan ang maulan na hapon o gabi sa bansa. Ano nga ba ang nagiging sanhi nito? Alamin natin ang latest weather situation sa buong kapuluan mula kay Desiree Jonio, straight from Panahon TV. Desiree? Magandang araw, Pilipinas. May ilang pasahero mang naabala dahil yan sa transport strike sa ilang bahagi nitong Luzon. Pampagood vibes nyo naman ang pangkalahatang maaliwalas na panahon na umiiral sa mas malaking bahagi ng rehiyon ngayong araw. Narito ang forecast mula sa Pag-asa.
muling umiiral sa kanlurang bahagi ng Luzon ang habagat o southwest monsoon na nagdadala ng maulap na kalangitan na may tsansa ng mahina hanggang sa katamtamang ulan sa Ilocos Region, Mimaropa, Aurora, Zambales, Bataan, Batanes at Calayan Islands. Pero sa natitirang bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila, magiging maaliwalas naman ang panahon. Bahagya hanggang sa maulap na kalangitan ng iiral pero paghandaan pa rin ang mga pulupulong pag-ulan o pagkinlat at paghulog. Fair weather condition din para sa Visayas at sa Mindanao. Huwag kalilimutan magdala ng payong dahil posible pa rin ang isolated rain showers and thunderstorms. At para kumpletuhin ang ating taya ng panahon, halina tingnan ang nilalaman ng forecast ng PAGASA para sa mga pilinlungsod ng Pilipinas. Sa Kabanatuan, Nueva Ecija, pabor naman ang maaliwalas na panahon sa mga magsasakang aani ng palay at iba pang pananim ngayong araw. Huwag kalilimutang magdala ng inuming tubig dahil aabot ang temperatura ng 32 degrees Celsius. Maaliwalas din ang panahon para sa Dumaguete. Pero kung kayo ay nasa Calayan Islands, Calapan o sa Rojas, paghandaan ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan sa mga susunod na oras. Kung nais mo namang subukan ang cave experience na patok sa Catbalogan Summer, makikisama sa iyo ang magandang panahon. 24 hanggang 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Zonio. Magandang araw po sa inyo at balik muna tayo sa studio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo. Para naman sa ating ongoing live polls, maaari pa po kayong bumoto hanggang sa ngayon. Ano po? Ito po yung tanong na nakapost. Sa palagay mo, tama ba ang hindi pagsuporta ni Senator Ping Lacson kay Pangulong Duterte sa pagbabalik sa serbisyo ni Superintendent Marvin Marcos sa serbisyo? Nakikita po ninyo ngayon sa inyong mga screen kung gaano karami na ang nagsasabi na dapat lang hindi suportahan si Pangulong Duterte sa pagbabalik nito sa serbisyo kay Superintendent Marvin Marcos at doon sa mga nagsabi na tama lang na suportahan ng Pangulo. Patuloy pa rin po ang ating butuhan. Puntahan lamang po ang DZRH News sa Television Facebook page. At ipahayag lang po ang inyong mga opinion. Makialam po sa isyu ng lipunan at makiisa sa aming live poll. At sumayin nyo naman ang isang oras sa ating balitaan. Mga impormasyong dapat po ninyong malaman saan mang sulok ng mundo sa ngalan ng bubo ng MBC Network News. Ako po inyong lingkod, lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antinor Jr. Bukas, alas 12 ng tanghali, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News. Fundraising organizations. Get the chance to raise more than 1.2 million pesos for your charity project. Be a partner of PCSO in its Mini Sweepstakes Special Draw. The PCSO is opening its doors to all non-profit organizations, local government units, cooperatives, social civic groups, and associations to its newest project, PCSO Partner Tayo. Interested parties may visit the PCSO Product and Standard Development Department, 3rd Floor, Conservatory Building, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. You may also visit any of our branches in your vicinity or province or email us at pcso_marketing@yahoo.com. Partner tayo sa pagtulong sa Pilipino! Nakakatulong ka na, umaasenso ka pa! Sa PCSO, bawat taya para sa kawang gawa. Bonding, bonding with the family, pag may time. Try ng bagong recipe, pag may time. Business, pag may time. Dahil ang may pride, may time. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Tama sa mancha. Kasi may stain away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama sa motor, dahil walang chok na pwedeng magbara. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Update pag may time. All you need is Pride. ACS. Negosyo tip mula sa DTI.
Kung ikaw ay mayroong orihinal na ideya na maaaring ilathala at pagkakitaan at nais mo itong protektahan sa pangungupya o pamimiki, maaaring magsumite ng aplikasyon para sa patent, copyright o trademark para sa iyong produkto o brand. Ang Intellectual Property Office of the Philippines ay sangay ng gobyerno na siyang nangunguna sa pagpapatupad ng intellectual property rights. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may shea butter moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. PCS! Get ready for an intense, extreme, exciting experience. Here's PCSO's newest, biggest game ever. The Ultra Lotto 658 for only 20 pesos per combination. 50 million pesos is at stake. Pick six numbers from 1 to 58. Hit the jackpot and be an ultra millionaire of 50 million pesos. Exciting consolation prizes await you ranging from 20 pesos up to 280,000 pesos. More numbers, bigger prizes. See posters and print ads for details. Sa PCSO, bawat taya para sa kawang gawa. Gaanda! 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 Ang paglalaba, nakukuha yan sa gaanda. Pinagagaan at pinagaganda ng Pride. May dagdag alaga ng fabric conditioner. Nililinis, pinababango, pinalalambot. Inaalagaan ang kulay ng damit para gaanda ang pamilya. Ang ganda ko! Pride with fabric conditioner. Ang Smart sa hugasin. Kaya number one na ang Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bacteria. Tanggaling-tanggaling Smart Dishwashing. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. When you use Pride Barata, put stain away formula. Goodbye ang tumit mancha. Sila'y magpapaalam na ang kapi ng labas. Bango-bango pa, matipid kasi matagal matunaw ka. Ang dami ng malalanghan mo. Goodbye,